So, good day YouTube. Bale, today ay tuturuan ko kayo paano mag-check. Magpapakita ko sa inyo today yung paanong pag-check ng ating alternator. So, ito po yung alternator. Ito po, yan. Sa, na dinadrive po nung belt. So, yan po yung minakakonnect na belt. Dun. So, kung may problema po, tingin nyo may problema sa inyong auto ay battery. So, ayun po yung battery. So, kung yun po may problema, so, mayroon po akong video, so, na isa pa, so, kindly check, di, sasama ko na rin yung description niya doon sa, yung link niya dito sa description nitong video na to. Then, ito pong ating video na ito ngayon ay magpo-focus lamang sa pag-check ng alternator. So, bago po pati tayo mag-start, so, gusto ko lang po mag-invite na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Please help me na mag-grow yung aking YouTube channel para po makapag-gawa pa ako ng mga video pa. Kasi yun po yung nag-drive sa akin na gumawa pa ng mga video na makakatulong sa mga nag-DIY na gaya ko. At sa iba pang nag-DIY na gustong makatipid. Kasi pag nag-DIY kasi makakatipid ka. Then, yung paraan po ng para matulungan nyo akong mag-grow yung aking channel is through subscribing, then viewing ng iba ko pang mga video. So, sinasama ko naman palagi yung mga link no, sa mga iba kong video. Then, also, yung pag-share nito at saka pag-like and also pag-comment. Kung may mga comment, tanong po kayo, so kindly, comment na lang kayo below ng sa description. So, sasagutin ko na lang siya sa pinaka sa abot ng makakaya ko. So, kung may tanong, may mga clarification, so just put in the below comments po. So, again po, please subscribe, comment, share, and please hit the like button. Thank you. So, simulan na natin to. So, to continue, so, ito po yung dash ng auto ko. So, paano ba natin malalaman may problema yung ating, ating auto, yung kanyang charging system or yung kanyang alternator. So, yun po. Papansin nyo, itong battery signal na to. So, ito normal. So, normal po yan na naka-ilaw. So, wala po tayong problema dyan kasi nakapatay yung ating auto, yung engine ng auto natin. So, dapat po yan, pag binuhay mo, mamawawala yan. Pag pinaandar mo yung engine mo. Kasama nitong ibang ilaw, nitong sa oil na yan. Ibig sabihin na nag-charge yung iyong alternator. Kung hindi po siya nag-charge, kahit na umaandar yan, tapos na maandar ang engine mo, nakailaw pa rin yan. Ito po yung sample. Yun po, nawala po. So, yun po ay normal. Nawawala po talaga siya kapag nag-charge. Ibig sabihin, nag-charge siya ang iyong alternator at yung battery mo tumatanggap ng charge. Yun po, so ganun po yung concept ko nun. So, bakit po nasabi na bakit ko po pala pinaghiwalay yung video na to ng ng battery at saka ng alternator? Kasi po iisa lang yung kanilang symptoms. Ngayon, mas magandang paghiwalayin para alam mo kung ano yung titingnan mo kasi magkahiwalay na video siya. So, doon po tayo sa kabila. Papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin naman para malaman mo kung ano yung titingnan mo sa iyong alternator, paano gagawin mo pag-check sa kanya. So, dito po sa engine, ang gagawin po natin, so, para ma-check po natin siya, pupunta po tayo dito sa battery natin. Then, paandarin natin yung ating makina. So, ang kakailanganin po natin, ito po, sabi gaya ko nga, gaya ng sabi ko dati doon sa nauna kong video, a must ito, itong multi-tester. So, i-coconnect ko po siya dyan sa ating battery, then bubuhay natin yung engine natin.
So, ito po, may connect ko na siya. So, yung red po dun sa positive side. Then, yung black dun sa negative side ng battery. Then, ito po yung ating testers. Naka, ano siya, naka DC voltage po siya. So, ayan po yung value niya. So, umiikot po ngayon yung ating alternator. Dinadrive po ng belt. So, ayan po yan, umiikot. So, paano po natin malalaman kung ano may problema? Kunwari, sabi ko nga, umaandar yung engine mo, tapos yung dashboard, yung battery signal na itinuro ko kanina is nakailaw, pero umaandar yung engine mo. So, ibig sabihin, reading mo dapat dito sa iyong multi-tester is mababa. Kunwari, nasa 12.9. Ganyan, 12.4. But something ganon. Kasi ang ating battery is 12 volts, so dapat ang matatanggap niya na kuryente is around 13. Ang range niya dapat is 13 point, doon sa pinaka safe is 13.7 up to 14.7. So yun po yung range niya. Yung mas mababa doon, so sinabi ko, hindi na charge ng husay ng ating alternator ang baterya. At kung siya naman ay over, kunwari, 14 point, sabihin natin 15. Lagay na natin agad sa 15. Ibig sabihin naman, overcharging naman. Ibig sabihin, may nagkakaproblema ang ating alternator. So, kung mababa doon sa sinabi ko, mababa sa 13.7, or sabihin na natin nasa 13.4 na lang siya. 13.2. Ibig sabihin, hindi nag-susupply ng husay ang ating alternator. Then, kapag naman sobrang taas, nasa 15 na siya, ibig sabihin, ino-overcharge naman ng ating alternator. So, ano pong problema? Pag mababa po, most probably, isa mong kailangan tingnan is itong belt. So, hindi po natin ma-check ngayon yan. Mamaya, papakita ko sa inyo. Tutunan ko ng konti. So, dapat yung ating belt is mahigpit para na iikot niya ng husay ang ating alternator para makapagbigay ng tamang boltahe papunta dito sa ating baterya. Ngayon, kung over naman yung 15 nga siya, ibig sabihin, ang problema naman doon sa diode nito. So may diode po yan sa loob, yung rectifier diode na sinasabi nila, yun po yung nagre-regulate ng tamang boltahe lamang para dito sa ating baterya. Kasi kung nasa 15 na siya, ibig sabihin yung overcharge niya at sinisira na niya ang iyong baterya. Ibig sabihin, kung may ganun kang problema, ang problema mo is alternator, then inuutay-utay na niya o sinisira na niya ang iyong baterya. So yun po yung isang paraan ng pag-check. At that condition po, ang iyong battery is na-overcharge or di kaya ay na-undercharge. So yun, to continue, bali pinatay ko na yung engine ng auto ko. So, kunwari, ang problema mo is mababa yung voltage mo. Kunwari, charge siya, tapos mababa yung voltage mo. Nasa around, sabi natin, nasa 13 na lang siya. 13.2, 13.3, 13.4. Kunwari, ganun yung problema mo. Doon yung tinest mo siya. So, isang unang pwedeng tingnan is papatayin mo yung engine, tapos i-check mo itong iyong belt. So, ito yung belt. Yan. So, tuunan mo siya. Kailangan hindi mo siya hindi siya dapat malubay. So, ito. Tama lang ang kwan niya. Tama lang ang higpit niya. Hindi mo dapat siya may ibaba ng mababa. Dapat i-ganyan siya na tama yung higpit para okay yung charging ng alternator mo. Then, yung isa pang pwede mong gawin is ito yung positive kasi niya. Itong post na to, so yun ay nakanut siya. Nakanut siya. So pakalasin mo yan. Then, linisin mo yung connection. Kailangan ay maayos yung connection niya. Ito kasing line na to, directa siya nakakonect. Papunta sa iyong, dito sa iyong fuse box. Papunta dito sa iyong post ng battery. So, then also, i-clean mo din to. Baka kasi yung connection nito, itong clamp na ito at ng iyong post ay baka meron siyang
corrosion. So yung corrosion nagiging nag-a-act siya, yung corrosion in between nag-a-act siya as insulator. So nahihirapan ngayon mag-charge, hindi niya na-absorb lahat ng iyong baterya yung charge na binibigay ng iyong alternator. Then kasama din sa mga titingnan mo ay ito, tulad nito. Itong bracket na to, nakakonnect yan sa engine. Yan o. So, kailangan mo din siyang linisin. Baka naman dito sa ground naman siya nagkakaroon ng problema ng connection. Baka nagkakaroon siya ng insulation dyan. So, i-check mo ang kanyang ground. Ang body po kasi ng ating alternator, ito po ay negative. Siya din po yung nakakonnect dito sa ating engine. So, na ang ating engine nakakonnect dito sa body. Lumabo. Nakakonnect po sa body. So, ibig sabihin, ang buong metal frame ng ating auto ay negative. Nakakonnect po siya dito. So, kaya po, itong positive, huwag na huwag mong palalapatin sa anumang metal part ng iyong auto kasi ang buong body ng auto mo is nakakonnect sa negative. Dito, nakakonnect po siya dito mismo. May mga linya po yan nakakonnect siya dyan. So, hanapin mo din yung ibang kunwari. Nalinis mo na to. So, hanapin mo din. Ito. Tulad nito. Ito naman sa electrical ito. Dito sa mga IACB, sa ating TPS, sa MAP sensor, na nakakonnect din siya papunta doon sa ating ECU. So, yun po ay isinasama din sa cleaning. Then, meron din tayo din dito na at saka itong negative. So, kailangan mo din siyang linisin just in case meron ding corrosion. Then higpitan mo na rin kasi mahalaga mahigpit siya, hindi pwedeng maluwag siya. Then dito sa body, so hindi ko lang masyadong makita dito kung nasa saan, basta meron itong linya na nakakonnect sa body na negative. Basta po ang positive natin ay mga linya lang ng wire na nakakonnect dito at saka sa positive, nakakonnect din dito sa positive ng ating alternator. Then lahat ng negative siya ay nakakonnect dito at nakalink din dito sa body ng ating auto. Kaya po ang ginagamit natin na negative ay ang body ng auto. Kaya po nito, ito po ay para sa aking fog light. So yung negative dito po nakakonnect. So, positive po nakakonnect dito o di kaya din sa mismong light na pinagtapan mo. Then, yung negative niya, diretso dito sa body. Then, gumagana po siya. So, ganun po siya. Ganun po yun. So, wag niyo pong gagawing palapatin ang iyong positive sa iyong body. Kunwari, katulad dito, wire. Kinabit mo dito, tapos aksidenteng nabitawan mo, pumatak sa body. So, it will create a short circuit condition. Ano po? Then, ano pa ba? So, for masyado nang mahaba yung video, so medyo iiksian ko lang. Kung may mga tanong pa kayo, just comment below. Then, sagutin ko sa abot ng aking makakaya. Then, another thing, so, may mga nagsasabi, so, wag na wag po ninyong, kunwari, umaandar yung auto mo, then sabi mo, tetestingin mo kung ano lang sira, alternator o battery. Ang ginagawa nila, tinatanggal nila ang isang terminal habang umaandar ang engine. Huwag po ninyong gagawin yon dahil po yun ay mismong nakasulat sa manual na as precaution na huwag tatanggalin habang umaandar. Ano po? So, may dahilan po. Medyo malalim lang yung panggagalingan o maraming paliwanag kung bakit hindi natin pwedeng gawin. Pero may logically, pag tinignan mo, bakit mo naman siya tatanggalin? Imagine, ito po ang tumatanggap ng maraming charge na nanggagaling sa iyong alternator. Then, suddenly, tatanggalin mo. Ibig sabihin, lahat ng charge pwedeng mapunta sa electrical mo, which is, ang iyong electrical ay mababang voltahe lang ang kinakain o ginukuha. Ano po? Then, another one, pag pumagdid, as a tip, so, kung kayo po ay walang cover ang positive, gaya na sabi ko, huwag niyong papalapatin ang positive line papunta dito. Lagi po sana, kung meron kayong ganito,
lagi nyo siyang ibababa. At kung wala, mag-provide muna po kayo. So i-diretso ko lang yung aking naputol kasi nawala yung ilaw ng aking phone. So, phone lang ginagamit ko pag-record eh. So, again, yung tip ko, kung wala pong ganito, so provide kayo nito. Kung meron naman po nito, huwag nyo pong tatanggalin. So, gamitin nyo po ito kasi, bakit po? Ito po lang po ang magiging proteksyon ng ating positive terminal. Pag binaba natin po itong ating hood, ayan, ibig sabihin, napakalapit po niya dito. Again, ang ating pong hood ay connected sa body, ibig sabihin, ang hood natin is negative. So, you are risking for a short circuit kapag po wala nito. So, provide po kayo goma or any material na heat resistant, high heat resistant, much better kung fire resistant siya, siya yung ilagay. So, negative side, wala naman po tayong problema, kahit may lumapat po yan, negative naman po. Kasi buong body niya is negative. Ano po? So, kung mayroon pang mga tanong, then also, isa pa, another tip. Pag nagtatanggal po tayo ng battery terminal, ang pinakamaganda po itong negative. Pwede naman po ang positive, pero mas safe po ang negative. Dahil nga po, pag tinanggal mo yan, kahit lumapat yan dyan, walang mangyayari. Pero kung ito po, sabihin mo, natanggal, tinanggal mo, napalapat dito, kasi ito connected sa negative din, ground. So, you're short-circuiting. Bakit? Wala naman kasing charge na eh. Meron pa rin po. Yung pong ating ECU, may capacitor po yun. So, mga electronic na marunong sa electronics o electronic expert, alam nila ang pinutukoy ko, yung capacitor. Yung po ay nag-store ng charge. Pag yung po ay gusto natin tanggalin ng charge ng capacitor, kung tinetest, sino-short po natin o sino-short circuit natin, negative to positive. Ibig sabihin nun, tinatanggal natin ang charge. At pag yun ay ginawa natin dito, so hindi natin alam kung pwede natin maging impact nun sa ating ECU. Kasi po yung ECU natin, yung mga capacitor, yung ECU natin, nakakonect sa positive, nakakonect din sa ating negative. Ano po? So, yun lang po. Kung meron po kayong mga tanong pa, nais linawin, comment, feel free to comment, to ask. Sana po may natutunan kayo sa video kong ito. Medyo mahaba lang siya, pero I think na sabi ko naman ang marami sa mga nais kong sabihin sa video na ito para makatulong sa iba. So again po, please subscribe, help me grow my YouTube video. Also watch other videos ko para makatulong din sa pag-grow, pagdami ng views. Then subscribe again. Then hit the like button, share this video sa mga pwedeng matulungan. See you in my next video. Thank you and God bless.